Let's eat. This is delicious. Ang bango niya. Ang bango niya. Parang ano? Parang na-grilled na rin siya. Yummy this. Napaggulay. So, yan. That's it. So, yan. Kain tayo. Small amount of rice. Kumain na kasi akong tinapay. Hello guys, welcome back to our channel. In today's vlog is magluluto po tayo ng talong guys. Summer veggies. So ito po ang ating lutuin talong. Watch until end kung paano natin lutuin. A very simple at in unique way. So yun. Watch until end guys. Talong is a very healthy kind of vegetables. So napakaganda niya kung araw-araw natin siyang kakainin. Maganda siya sa ating kalusugan. So yun guys, watch until end guys sa ating vlog. Hihiwain natin siya ng paganito. At gagamit tayo ng, of course, perfect naman talaga sa talong is egg. So, yun. Since mahirap mag-grilled, gawin natin ito sa ating paraan na parang grilled na rin siya. Kasi dito ay mahirap mag-grilled. Hindi katulad sa Pilipinas na nandyan lang yung uling. Anytime, pwede mo siyang i-grilled. Ito, i-grilled natin siya sa fry pan in this way. So, maninipis na hiwa. Ganyan ang hiwa natin sa kanya. And I use extra na pang sahog. This one is, siguro mayroon sa Pilipinas. Nung ako ay nasa Pilipinas, hindi pa ako nakakain ng ganitong isda sa Pilipinas. Pero sa mga vlog ng mga YouTuber, is nakakita ako ng mayroon silang ganitong isda. Natawag ito na, ang tawag ito sa, ano, sa Japan. Sobrang liit niya, hindi ko alam. Ibang klase yata ito, sobrang liliit niya. This is fish, a very tiny fish. Ano siya, hindi siya boiled, kundi naka-steam. Naka-steam na siya, hindi siya fresh. Kasi pag fresh yan, siya transparent. Pag fresh. Ano bang tawag sa isda na yan dito? Hindi ko alam. I forgot. So yun guys, ganito lang ang ating style sa paghiwa is aslant na mayinipis. Tapos watch until guys kung papaan natin pasarapin ang luto na ito na parang grilled na rin siya. Watch until end. So, ayan guys, ina-slice na natin siya. Atin siyang ilagay sa fry pan without oil. Atin siyang i-grilled. Kaya sabi ko, para na rin siyang grilled. Masarap kasi talaga ang grilled na talong bago mo siya lagyan ng egg eh. Nandun yung kanyang amami or yung kanyang natural na lasa kaysa boiled. Diba kasi ang boiled, parang mabawasan yung kanyang lasa. Rather than sa i-grilled muna. Nandyan lang yung kanyang lasa. Mas masarap. So, atin siyang haluin ang haluin hanggat sa siya ay maluto. Saka natin siya ilagay sa egg. So, keep watching guys and I use 6 eggs sa ganito kadami na eggplant. Ayan, habang nag-grilled tayo sa ating eggplant, tayo ay mag-prepare ng eggs. So guys, ito ay very simple and my own version na pagluto ng talong. I love talong. Kahit anong luto ng talong, masarap. Lalo na ilagay sa ginataan na alimasag. Uy, kasarap. Season kasi ngayon ng talong dahil tag-init. Kaya medyo mura. Ganito kadami kapag tag-lamig, naka-house ang talong. Ang plant nila na talong is naka-house. Sobrang mahal. Nasa 200 mahigit. Eh, ito 140 plus lang siya. Kaya kain tayo ng maraming eggs. At ito din ay paborito ng dalawang anak. Sa ganitong luto, napapakain ko sila ng talong. Kung mayroong mahiliit na hipon guys, yung ginagawang alamang, masarap. Kaso wala ngayon sa supermarket, eh season-season lang kasi. Kung may season na ganun, bumibili ako ng marami kasi useful siya. Eh, naubos na yung stock ko. Tapos, hindi na season. Kaya, ito na lang. Isda na lang ilalagay ko. Tapos, ito naman ay seasoning na mula sa isda. Ayan, nakita nyo. Seasoning ito mula sa isda. Then, lagyan natin siya ng salt. Matakaw sa salt ang talong. And also, shirodashi. Ito naman ay liquid seasoning din. Walang takal-takal yan, hindi naman yan pang benta. Tansyahan lang.
kapag kulang, so sorry. Pagka sobra naman, sorry din. Pero actually, mas madalas ang magluluto. Tansyado ko na kung gaano kadami ang ilalagay ko na ano. Minsan talagang hindi mo maiwasan mapapalpak ka. Lalo pag wala ka sa mood magluluto, papalpak ka. Pero pag nasa mood ka naman magluto, at masaya ang feeling mo na magluluto ka, lahat masarap. So yun guys, na-prepare na natin siya. So ito na yung talong natin. Medyo bahagyan na siyang naluto. Amoy-amoy siya. Amoy siya grilled. Hindi na siya ginamita ng mantika or whatsoever na mga ano. Niluluto lang natin siya sa fry pan without putting any oil. And lumabas yung kanyang sariling tubig. Yan yung magpapaluto sa kanya. So, lutuin pa natin siya ng bahagya. Healthy and delicious. Simple. So, sa panahon ngayon, dapat ma-idea ka. Lalo na pagdating sa gulay na ayaw ng mga bata. Gawan mo ng paraan para mapakakain mo sila ng gulay. So, yun po yun, guys. Ito, guys, ay pwede na siya. Mabilis na siya maluto dahil manipis yung pagkahiwa natin. Huwag natin hintayin na siya ay madurog. Ilipat na natin siya sa egg. So, yun, ihalo na natin siya sa egg. Saka natin siya lutuin. Kung mayroon dahon ng sibuyas, better to add para dagdag siya aroma. Ito na po siya, guys. Medyo naluto yung talo. Ay, naluto yung itlog. So, I have here frozen sibuyas. Dahon. Or naganegi. Ready to cook. That's final our cooking. This oil is product from rice oil po ito, guys. Kume rice oil. Better to put an exact amount of mantika or oil dahil matakaw ang talong sa oil. Huwag naman sobra. Tama lang. This would be delicious. So, ito na guys. Luto na po ito. Very, very delicious. Ketchup lang, sapat na. Pero mas masarap kung meron siyang mayonnaise. Let's eat. This is delicious. Ang bango niya. Ang bango niya. Parang ano. Parang nag-grilled na rin siya. Yummy this. Dati hindi ko mapakain ang talong yung aking bunso. Pero sa ganitong paraan, napakain ko siya. Bawal mag-arte-arte. Lalo na pag gulay. So, yan. That's it. So, yan, kain tayo. Small amount of rice. Kumain na kasi akong tinapay. Lagi mas. Perfect. Masarap. Lasang talong. Masarap, besh. Try nyo guys, masarap. At pati bata mapapakain. Haluan nyo ng giniling. Masarap. O di kaya corned beef. Perfect manoy.
Perfect siya sa mayonnaise at saka ketchup. Yung combination ng lasa is masarap. Mas masarap pa sa karni. At syempre healthy. Yummy kayo. Promise. Yan, marami pa guys. Kain na. Thanks for watching. Bye bye. Hope you like it. Please do like.